sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muli maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Nakilala sila noong 1994 bilang isa sa pinakamatagumpay na alternative band na nagpasigla sa industriya ng musikang Pilipino. Sila ang grupong nasa likod ng mga awiting Bakit Ba? At Lakas Tama na naging sikat sa mga kabataang kahenerasyon nila. Pero ang daan tungo sa tagumpay ay hindi naging madali para sa kanila. Ang isa sa kanila'y nabigo sa pag-ibig. Ang isa'y hindi kasundo ang kanyang mga magulang. At ang isa naman'y gustong makaahon sa kahirapan. Bukod pa rito'y kailangan din nilang kalabanin ang opinyon ng ibang tao na walang tiwala sa kanilang galing. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng grupo ni na Noel, Wawi at Minyong na mas nakilala bilang mga miyembro ng bandang Shackle. Tunghayan po natin. Grupong Shackle, sa unang tingin, hindi mo aakalaing sisikat sila. Pero may kakaiba sa grupo na ito na agad napansin ang masa. At ito'y ang kanilang mga kantang sumasalamin sa buhay ng mga kabataan nasa gitna ng kahirapan. Uy, Noel! Ligaw, tingin ka na naman dyan. Tay, si Nancy kasi. Ito'y nakikita ko parang... para akong may tama eh. Para lakas ang tama ko, naduduling ako, tay. Eh, ba di mo kausapin? Ligawan mo. Tay naman. Liligawan ko yun. Isang hamak na kanto boy lang ako. Tingin mo, papansinin ako noon. Tay, magaling na nurse yun, tsaka matalino daw yun. Kung hindi ko papatulan nun, babaste din lang ako nun. Eh, hindi ka pa nga lumalaban, sinusuko mo na yung bataan. Walang mangyayari sa'yo niyan. Pasok ka na nga. Hoy, Seng. Ayan na assistant to. Ay, nako. Kayo talaga mag-ama, oo. Kahit kailan, ganyan kayo. Imbis na tinutulungan niyo ako sa paggawa ng lunganisa, kung ano yung natupag ninyo. Ma naman yung aga-aga, sermon agad eh. Eh, bakit hindi ako magdadadaktak? Yung mga kapatid mo, hindi na naman papasok, walang pambaon. Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito, ha? Sing, hindi ka na nasanay sa buhay natin. Talagang ganun. Tayo yung mga isang kahig, isang tuka. At anong gusto mo?
masanay na lang tayo sa buhay na dito. Mahirap pa sa daga. Hoy, mangarap naman tayo, no? Na makaahon dito at makalaya sa lugar na ito. No, gawin mo yan, ha? Kaya ikaw, tumigil ka na ng katatambay. Pakanta-kanta, wala kang patutunguhan yan. Maganap ka ng trabaho na makatulong ka naman sa amin dito. Ako naman nakita nyo na eh. Maliwanag ba? Yes, ma. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Daddy! Ano ba ang plano mo? Gibahin itong bahay natin sa lakas ng pagtugtog mo? Sorry, Daddy. Akala ko wala pa kayo. Eh, kung wala nga ako, Aber, ibig ba nung sabihin magagawa mo na magwala rito at gawin niyang kung ano man ang gusto mo? Sorry po. Nakausap ko ang principal ninyo kanina. Bagsak ka na naman sa halos lahat ng subjects. Pati Pilipino na hindi mo na ipasang-awa. Nakailang eskwelahan ka na ba, Wawi? Kapag na-kick out ka pa rito, wala ka nang pupuntahan. Daddy, ayoko naman po talaga mag-aral eh. Daddy, gusto ko po banda, Dad. Ito po, Dad. Tumugtog, Dad. Music. Yung po ang gusto ko, ayoko po mag-aral. Alam mo ba yung sinasabi mo? Daddy, iwan! Daddy! Daddy! Daw! Ito ang tatanda mo, Wawi. Hanggat ako ang nagpapakain sa'yo, akong susundin mo, ha? Ayusin mo yung pag-aaral mo. Kapag nabalitaan ko na may bagsak ka ba sa susunod na quarter, sa akin ka malirintikan. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi naman. Okay na. Ingat. Tay, gabing-gabi na nagtatrabaho pa rin kayo. Eh, tinatapos ko lang itong ventilador na pinagawa ni Aling Leti. Ipabukas nyo na yan. Pagod na kayo eh. Ah, hindi pa pwede. Eh, bukas papasada pa ako ng tricycle eh. Hindi ko na maasikaso to. Ay naman, masyado kayo busy. Puro kayo trabaho eh. Alam mo, Minyong, kailangan. Magka-college na yung kapatid mo. Gusto ko mapag-aral siya kahit ba ganito buhay natin eh. Tignan mo nga itong tinitirahan natin. Di bali, may aawa rin ng Panginoon Diyos eh. Isang araw, makakaalis din tayo dito sa lugar na to. Alam niyo tayo, gusto ko na rin magtrabaho eh, para matulungan ko kayo. No. Tumigil ko nga dyan sa mga tirada mo na yan. Muna akong intindihin, huwag muna kami intindihin ng kapatid mo. Dahil ako ang ama nitong tahanan na to, kaya ako ang dapat na magtaguyo dito. Basta ang gusto kong gawin mo, asikasuhin mo na lang yung pagtugtog mo. Tay, libangan ko lang po yung pagtugtog. Ang libangan? Eh, maliit ka pa eh. Hilig mo na yung musika. Basta ako, ewan ko ah. Naniniwala ko isang araw, sisikat ka. At yan ang gusto kong gawin mo. Ang sumikat ka. Mga pare, mag-iinom man tayo. Inom! Sila Noel, Wawi at Minyo. Hiwa-hiwalay ang buhay, pero iisa ang nasa dugo. Ang musika. Wala silang kaalam-alam na isang araw ay magtatagpo ang kanilang mga landas. Tol, buti makarating kayo. Oo naman pare, ako pa, mawala. Ako nga palang kaibigan ko, si Wawi. Oy, no. Wawi! Tumutugtog din to. Ah, talaga ano hawak mo? Bass, pare. Ah, baho. Eh, banda ka. Wala nga eh. Baka mangamoy yung baho, ha? O, Tol! Ano, nawali ka kami? Di ba, pare? Di naman. Di naman. Nauna lang kami. Talaga mo. Ayun nga pala, pare! Kaibigan ko si Minyong. 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 Ikaw. Pare, gigitara yan. Pare, gigitara ka rin. Tol, sandali, sandali. Nagigitara. Baho. Eh, si Noel, nagko-compose. Wawi sa bass. Minyong sa gitara. Eh, ako nagda-drums. Ano pa? Eh, di pwede na tayong gumawa ng banda. Oo. Di ba? Ano? 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 Okay ka ba ron? Okay yan, okay yan. At pwede natin tawag sa banda natin, pangalan ng tropa natin. Yun! Di ba? Tama yun! Okay, sakto! Alam mo, okay yan. Konting tiyaga lang, konting hasa, okay na yan eh. Makikilala na tayo. May tinatawag dyan eh.
Magkakanilaga tayo. Tete. Tingin ko hindi lang nilaga. Bahay at dupa at syempre, pera. Pera? Diyos ko, pera. Alam mo, Tol, tama ka eh. Mag-inom man tayo ngayong gabi. Ha? Dahil ngayong gabi, sa kantong to, sinilang ang grupong Shahol. Shahol! Bili na! Lagay na, lagay! Tete, ako na. Kapatid, sino bibili? Ako na. Ay, ako na. Tama ang ginas mo. Pakitaan mo sila, Lare. Yan. Ang galing-galing ito! Kanina pa kayo ah. Di ba sinabi kong ayoko nagpa-practice kayo rito? Tanggalin nga yung mga gamit dyan. Ayoko nakakita ng mga instrumento rito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Hindi tayo aris dito, di ba mga kasama? Hindi kami aris dito kahit anong nangyari! Karapatan namin mariwahan dito, matagal na kami naninigaan dito! Hindi, kahit anong nangyari, hindi kami aris dito! Tay, Mama. Yun, nagdadrama. Ano? Mama. Sawang-sawa na ako, anak. Sawang-sawa na ako sa pagiging squatter. Palagi na lang tayong ganito. Kung saan-saan ipinagtatabuyan. Kung tratuhin nila tayo para tayong mga pusang gala. Tao rin naman tayo, ah. Tama na po, Ma. Kung hindi tayo walang matirhan, walang makain, ano bang kasalanan natin pinahihirapan tayo ng ganito? Wala ho kayong kasalanan. Pagod na ako, anak. Sana man lang isang araw. Mabagong takbo ng buhay natin. Pero pagod na ako. Pagod na ako umasa sa wala. Ma naman eh. Eh, parang gusto niyo pang talunin si Nora Honor sa pag-arte. Hindi niyo na matatalo, marami ng award yun. At saka, bakit naman ayaw mo na maging squatter? Eh, bakit? Sa Ayala Alabang ba, meron bang bahay na isang akbang mo lang, nasa kusina ka na? Isang akbang mo, nasa sala ka na? Isang akbang mo, nasa kwarto ka na? Naku, maski mga tiga White Plains, maiinggit sa atin yung mga yon.
Pinapatawa mo naman ako eh. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo, ma. Tawanan na lang natin yung mga problema natin. Okay, mag-alala, ma. Magbabago rin ang ihip ng hangin. Gaganda rin ang buhay natin. Aahon din tayo sa kahirapan. At gagawin kong lahat ng makakaya ko, mangyari lang yon. Maski na magbenta pa kami ng mga katawan, no? Tama naman. Tapos na ba kayo dyan? Bili niyo ako ng yelo. Tagal ni Noel! Pare, alam mo kung ano to. Hindi ako lang room to. Tol, ito na pala. Ang tawag niyo ako. Gagawa tayo ng demo tape para sa LA 105. Dito? Alam mo naman pambabayad natin sa studio na to. Ayan. Brad, easy lang kayo. Marami ako naipon dito. Basta relax ka lang. Guys, ready na. Oh, tara. Ready na pala. Tara na, tara na. Shhh, tiga na. Tara. Game tayo, game tayo. Dun, 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 dun. Isay! Isay! Ano? Pakinggan mo! Pakinggan mo! Ano? Pakinggan mo ako yan, ano? Oh! Ano nga yan eh? Hindi mo kilala! Hindi! Yung kanta! Ano hindi ko nga alam? Kanta ng banda ng anak mo! Kaya, ano? Ha? Noel! Noel! Yung kanta niyo! Dali, dali, dali! Ano naman ko? Ayan ako! Nasa radyo! Nasa radyo na tayo! Sabi ko sa'yo, may pupuntahan itong mga batang to. Ikaw lang eh, wala kang kamusik-musik sa katon. O, oh, pamigay na to! Teka, pamigay ano, na yung kamisa! Ano ka? Ano na kailangan magtabaho nga? Teka nga muna! Ito na! Oo na, o! Uy! Celebrate! Celebrate! Tumigil ka! Celebrate! Itinuring ni Noel, Wawi at Minyong na isang malaking tagumpay ang mapakinggan sa radyo ang kanilang awiting Lakas Tama. Nagsilbi itong inspirasyon para makalikha pa sila ng mga bagong kanta na lalong nagpasikat sa kanilang grupo. Brad, ito na to, Brad. Hihim mo, isang buong linggo na pala tayo in-air sa LA 105. Isang linggo! So, ibig mo sabihin, pati sa probinsya narinig yung kanta natin? Pare, mabigat ang pakaramdam ko, sisikat tayo. Kukogo kayo, sisikat kayo ng kogo. Ito na ang umpisa ng sakol! Abangan nyo lang ang gwapong bahista ang katulad ko! Ngunit para kay Noel, isa lamang ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Storbo ka naman eh. Mm. Halik ang uni. Sino? Asus! Si Nancy na naman. Anong ginagawa mo? Tingin ka lang ng tingin para kang nilalap-lap-lap-lap mo pa yan. Ano ko ba? Pare, ligawan mo na kaya. Mamabasted ako eh. Mm. Paano mo naman malalaman mabasted ka kung hindi mo sinusubukan? Pare, isipin mo pare, ringgan tayo niyan sa ano?
sa LA 107, 105. Isipin mo na lang yun. Samantalay, patuloy na nabahala si Minyong sa tila lumalalang kalagayan ng kanyang ama. Etay, gabing-gabi na, nagtatrabaho pa kayo. Ay, ayos lang ako. Mukha iniintindi. Eh, inuubo na kayo eh. Eh, malakas pa ako sa kalabaw. Siguro napasobra lang ako sa Yossi. Eh, tay, kung gusto nyo, ako na lang gagawa niyan. Tayo na lang kayo sa loob. Lumigil ka nga, anak. Alam mo, hindi bagay sa'yo yung nag-aalala. Mabuti pa, pumasok ko na sa loob. May niluluta ata ang inay mo ron. Kumain ka na. Sige na, kumain ka na ron. Pero tay, kung... Sige na, kumain ka na ron. Kumain ka na. Kain talaga. Oh, anak, antay ka na pala. Tay. Tama-tama, tapos na ako magluto. Aliga, kain na. Hoy, teka-teka, sandali lang. Kumusta nga pala yung bandang binubuo mo? Ayun, okay lang. Nagsusumikap pa rin. Medyo nakakainip lang ha, dahil wala pa nangyayari. Oo, ganyan lang sa umpisa yan. Ay, naniniwala ako na makukuha nyo rin yung gusto nyo na yan. Basta huwag kayong susuko at sisigat siyang banda mo na yan. Sana, tay. May punch pala ako. Ay, siyempre. Anak kita eh. Diba? Tatay ko yan. Sige na, kumain ka na lang. Kumain na tayo doon. Hindi ako. Tika. Hey, dalawa, hindi ka na. Pasok na. Nancy. Oh, Noel. Bakit? Ano to? Bulaklak. Naliligaw ka? Parang ganun na nga. Alam mo kasi, Noel, hindi pa ako tumatanggap ng ligaw ngayon eh. Kasi nag-aaral pa ako. At kung tatanggap na rin lang ako ng ligaw, eh dun sa may trabaho na. Di tulad mo, tambay. May banda naman ako eh. Banda? Saan ka naman tumutugtog? Tama na nga yan. Hindi ka dito. Tumagay ka na. Tumikot pa ba yan? Akin na. Ito na. Uy, huwag mo masyado isipin yun. Marami pang mas maganda dyan kay Nancy. Sexy. Subukan mo sa bakla. Yayaman ka pa. Bakla? Oh, yun! Eh, si Nancy gusto ko eh. Pare, ito na lang. Uy, sunod ako. Isipin mo na lang to pag sumikat tayo. Hindi lang Nancy, hindi lang isang Nancy ang pupunta sa'yo. Pwedeng lima, pwedeng anim. Tatandaan mo, Brad. Vocalist ka. Oo nga, vocalist ka. Pero tsaka, sa bakla, alaga ka. Balay mo yung mami. Alam mo, tama yata si Nancy. Na walang kwenta naman talaga itong banda natin Aba. Eh. Wala naman tayong mararating eh. Sino nagsabi sa'yo? Pare, ito nga pala, may nakausap ako. Tutugtog daw tayo sa Battle of the Bands. Hindi nga lang tayo siyempre lalaban. Pero ayos na rin yun, pare. Isipin mo yung exposure natin, ilang mukha yung makakapanood sa atin. Pare, mali mo yun na yung chance natin sumita. Yeah. Totoo yan, Dol? Totoo yan? Kaya ikaw, ha? Maghanda ka na. Huwag ka na magmukmok, Brad. Sige na. Pero subukan mo talaga sa bakla kasi doon may future ka. Alam mo, Minyong, siguro may experience sa bading, no? Sige, pwede mo sa amin. Dito mo!
Sino bang dapat kausapin sa inyo? Pala, Noel. Oscar. Isa akong manager ng mga banda. Hanip yung palabas niyo rin kanina. Gusto mo sa mga tao. Thank you. Kung papayag kayo, mamanage ko ang grupo niyo. Ang grupong Shackle. Buddy, sinisiguro ko po sa inyo, hinding-hindi kayo mapapaya dito sa banda kong to. Hindi naman ako nagdududa, Oscar eh. Narinig ko na yung lahat ang demo nila. Very impressive. Kaya yan, pinapipirma ko sila ng kontrata para makagawa ng album under Alpha Records. Boss Buddy. Okay, welcome sa'yo at sa banda mo dito. Sigurado ako, simula na ito ng isang mahabang ugnayan natin dalawa. Salamat po. Wala nga naman. Well, alam mo ba, hindi lang ito ang aasikasuhin natin. Hindi lang itong album na to. Ibubuko kayo sa iba't ibang gigs, hindi lang dito, kundi sa labas ng Maynila. Hindi matatapos itong taon. Sikat na sikat ang Shackle. Kilalang kilala. Tara, sir. Walang kabubali. Tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Nanuel, Ninyong at Wawi simula nang pumirma sila ng recording contract sa Alpha Records. Unti-unti nilang nakamit ang kaginhawahan sa buhay na dati pinapangarap lamang nila. Pasalubong sa inyo. Ano yan? Ano pa di TV? TV? Oo. Sa akin? Oo naman, ma. Eh, hindi ka mamberde ah. At saka malayo pang Pasko. Dako, pero anak, hindi ko tatanggihan to. Matagal na kung di nakakapanood ng Itbulaga. Para sa'yo talaga yan, ma. Kaya nga kinuha ko yan at huwag kayo mag-alala pag nakasingil pa ako dun sa producer. Naku, dadagdag ako paggamit ng bahay natin. Totoo, anak? Naku, anak. Oh, magdadrama na naman kayo, May. Eh, paano matagal na akong di nakakapanood ng soap opera eh. Tsaka nahiyano rin ako nakikipanood sa kapitbahay natin. Pwes, hindi ka na makikinood sa kapitbahay, ma. Sila na ang makikinood sa iyo. Anak. Ngunit para naman kay Ninyong, tila may mga bagay na kahit anumang pilit ay hindi na mababago. Pero, Nay, si Itay, bakit ilang buwan nang inuubo? Tsaka nanghihina. Matalong ko lang. Kumain ka na, anak. Lumalamig ang pagkain. Nay, meron ba kayong tinatago sa akin? Kulit-kulit kasi ng tatay mo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, tigilan na niya yung paninigarilyo niya. Ayaw naman makinig sa akin. Ayan, tuloy. Kulit kasi. May sakit si Tay? Ispat ang baga niya. Pero huwag mo sasabihin sa kanyang sinabi ko, ha? Dahil yun ang kabilin-bilinan niya, eh. Ayaw niyang malaman mo dahil makaka-istorbo daw sa pagbabanda mo. Ang kulit naman ni Itay. Pwede bang hindi ko malaman yun? Kaya nga, huwag mo sasabihin sa kanyang sinabi ko sa'yo. Magagalit yan sa akin. Alam mo, anak, kahit hindi nasasabi ng Itay mo, mahal na mahal ka niyan. Alam mo bang ikaw ang bukang bibig niyan? Basta wala ka dito sa bahay. Lagi ka rin binibida niyan sa mga kaibigan niya. Ayan na. Inyo. Nay. May nagbubulungan niya dyan. Ah, wala ho. May kinikwento lang ako kay May yung tungkol sa tugtugan namin kanina. Bakit siya nanay mo lang kinikwento yan? Sa akin di mo kinikwento yung mga tugtugan niya na yan. Ikikwento ko na nga dapat sa inyo eh. Kaya lang naman yun. Tay, kanina, galing kami Pampanga. Ang daming tao, Tay. Ang daming nagpapirma. Sikat na sikat kami. At lalo ni anak niyong Pogi. Eh, nung ko pa naman sinasabi sa iyan eh. Ayaw mo maniniwala sa
Sinabi ko sa'yo, sisikat siyang grupo mo na yan. Kain tayo. Kain tayo. Ayun na, kain na. Ang nararating at malalapit nang dumating ang ating album. Teka muna. Bakit ba? Hindi nga nagtagal at lumabas na rin ang kauna-unahang album ng Shackol na pinamagatang Tayo Na sa Paraiso. Agad itong naging gold record hanggang sa umabot sa quadruple platinum. Naging mainit ang pagtanggap ng masa sa mga kanta ng Shackol. Dinagsa sila ng mga imbitasyon na kumanta sa iba't ibang probinsya. At siyempre, kasabay din ito ang pagdami ng kanilang mga tagahanga. Pero hindi lahat ay natutuwa sa kanilang tinatamong kasikatan. Isa na dito ang ama ni Wawi. School dad. Sandali nga. Kailan ka pa natuto magsinungaling sa akin? Ilan linggo ka nang hindi pumapasok? At nalululog ka na sa bandang yan! Dad, papasok pa naman ako ng school eh. Busy lang po yung banda ngayon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yung hindi ko gusto yung pagbabanda mo? Ang gusto ko, iwan mo yung bandang yan ngayon at bumalik ka sa pag-aaral. Pero dad... Walang patutunguhan yung banda mo! Oo! Oh, maaari sumikat kayo sandali. Pero hanggang kailan? At pag nangyari yan, saan ka pupulutin? Hindi pang matagalan yung banda. Kaya kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Ito ang gusto kong gawin. Wala kang maripigilan para magawa ang pinigilan ako! Wala kang galang! Hanggat dito ka nakatira sa akin, at ako nagpapakain sa'yo, ako ang masusunod! Bakit, Dad? Porkit pinapalaman nyo ako? Porkit kayo nagbabayad din sa bahay? Akala nyo okay na ako doon? Bakit, Dad? Kailan ba kayo huminto para kamustahin man lang ako? Hindi nyo nga ako kilala eh. Ang kilala nyo lang yung trabaho nyo. Ako pa ngayon ang lumalabas sa masama? Kung hindi mo gustong pamamalakad ko, bukas ang pinto, bitana ng bahay ko. Mamili ka kung saan ka lalabas. Dad, di nyo na ako kailangan palayasin. Ako na kung saan aalis, Dad. Bago nyo ako ipagtabuyan. Isa na naman po yung gusto ko. Yung matuwa po kayo sa akin. Maging proud kayo. Pero kahit magsisirko pa ako sa harapan nyo, mukhang hindi ko naman makukuha yung gusto ko eh! Pare, okay na pala ako ngayon. Nakakuha na ako ng kwarto,
Nabayaran ko na yung kalahati. Pero bukas kailangan ko bigay yung buo. Chong, may pera naman kayo dyan. Naku, Tol, huwag akong hingan mo. Tapos din ako ngayon, Brad. Pero pwede ba kayong matanong, ha? Si Oscar ba pwede natin singilin? Kasi ang dami na nating gigs, pero ni Kusing wala tayo nakukuha eh. Diba? Alam mo, ayoko sana sabihin to eh. Pero pare, mukhang si Oscar, mukhang dinudugas tayo. Alam mo, napansin ko na rin yan eh. Nagtanong nga ako doon sa mga ibang bande. Alam mo bang, laki pala ng kitaan dito? Pero, ayaw ko kung bakit walang pumapasok na pera sa atin. Nakamaganda niya, tanongin na lang natin siya. Tama yun. Guys! Ano natin? Ah, Oscar! Hindi naman sa nagbibintang kami. Marami lang kasi kami nababalitaan na hindi maganda eh. Pare, nasa may pera namin? Ano ba itong pinagsasabi niyo? Alam mo, sa amin lang, sinisigurado lang namin na napupunta sa amin ang dapat sa amin. Pucha, Noel, ano ba ang problema mo? Ano ba ang problema niyo? Ang problema namin eh. Puro sarili mo lang iniintindi mo eh. Maraming tao. Teka. Sandali lang. Linawin nga natin to. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makikilala. Hindi kayo maririnig ng tao. So, malinaw, ako ang nagpasikat sa inyo. Diba? Ngayon, kung iniisip ninyo na niloloko ko kayo, please, sandali lang. Kutsa naman, diba? Parang patas lang tayo. If not for me, nasaan kayo? Oscar. Hindi ikaw ang nagpasikat sa amin. Ha? Sarili na ang pagod at sikap. Kaya kami nandito ngayon. Wala rin naman pupuntahan itong pinag-uusapan natin eh. Tigil nyo na yan. Diyan na kayo. Pare, alam nyo, gago talaga yung Oscar na yun eh. Pero, di bale, maghanap tayo ng bagong manager, yung hindi maluloko, di ba? Ewan ko. Anong ewan mo? Eh, hindi ko naman alam na ganito pala yung buhay ng banda, Brad. Ang hirap pala, ang gulo-gulo. Parang hindi ko kakayanin. Teka, anong ibig mong sabihin? Eh kung kanya-kanya muna tayo. Parang gulo na itong buhay na ito, hindi ko kakayanin. Tigil na natin ito. Para saan yung pinaghirapan natin? Para ano ba yun? Ano ba? Ang pinaghirapan natin, baliwala. Walang patid ang mga balakid na humahadlang sa tagumpay ng Shakol. Nadagdagan pa ang kanilang problema nang matuklasan nilang panluloko ng kanilang manager.
Di nagtagal, nagkasundo sina Noel, Wawi at Minyong na pansamantalang tumigil sa pagbabanda. Sigurado ka na ba sa desisyon mong itigil ang pagbabanda? Ewan ko ba, Ma? Hindi ko na alam kung anong dapat at hindi ko dapat gawin. Eh bakit hindi yung sinasabi ng puso mo, ang pakinggan mo? Iyon ang sundin mo at hindi na utak mo. Mahal kong musika, Ma. Yun lang siguro yung alam kong gawin. Dati, gusto ko lang naman eh. Marinig ng tao yung mga nilikha kong kanta. Maski wala nang bayad, maski libre. Magustuhan lang nila, masaya na ako. Pero, ang dami palang kadikit ng pagsikat. Sa ulo. Ang daming pwedeng mangyari. Ang daming gulo. Ang daming panluloko. Nakakadala na eh. Anak, hindi ba sabi mo nga doon sa isang kanta mo, talagang ganyan ang buhay. Umiikot. Ang kailangan lang gawin, sakyan mo lang. Hindi ko na nga alam kung ano gusto kong gawin, Ma. Nangako ko sa'yo na bibigyan kita ng magandang buhay. Pero nagsisimula pa lang ako, wala na agad. Huwag mo kami alalahanin, anak. Sanay naman kami sa ganitong buhay. Ang gusto ko, maging masaya ka. Isipin mo ang sarili mo. Ikaw, ang sarili mo higit sa ano paman. Ginagawa ko to, anak, bilang katungkulan ko. Bilang iyong ina. Mahal kita eh. Ayoko naman isipin mo na wala na akong ginawa kundi magtitili, magreklamo. Mahal kita, anak. Kung saan ka masaya, masaya ako. Thank you, Ma. Ano yan, Tay, ha? Nagpapakumatay ba kayo? Ano ba naman? Para sa sigarilyo lang eh. Tayo naman! Anak, kaya ko sarili ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Akala nyo hindi ko alam ang kalagayan ninyo, ha? Alam ko eh. Kaya pwede ba ako nagpapakamatay kayo? Huwag na sa harap ko. Anak. Tay, kung hindi kayo takot mamatay, ako, takot mawala ng ama. Ha? Eto, Tay. Yan. Busin nyo, saksak nyo sa baga nyo. Pero huwag nyo lang gawin sa harap ko. Ha? Magpakamatay kayo, Tay. Ngunit
Ngunit anumang tanggi ng grupo, tinatawag pa rin sila ng kanilang musika. Pare, sandali nga lang! Ano ka ba? Sumusuko ka na? Ha? Teka nga, teka. Pare, akala ko buwalang atrasa ng taong kanto. Eh bakit ngayon ikaw nagbabakaw dyan? Oo nga. Tsaka, pre, may offer tayo sa Alpha Records para sa second album natin. Tsaka maghanap na tayo ng bagong manager. Ewan ko ba? Pare, katropa tayo eh. Kami rin ba tatakbuhan mo? Pare, ikaw na nga nagsabi, pare, pag magkatropa walang iwanan eh. Isang tawagan lang, nandiyan na kagad. Parang di remote control. Tapos ngayon, ikaw magbabackout dyan. Ang drama mo eh! Teka, nakuha ko lang sa'yo yun ha! Ikaw nagsimula eh. Ito kasing drama yun. Mas madrama ka eh. Ikaw ang nag-umpisa nun eh. Hindi naman nag-umpisa nun, ikaw din. Ang pansamantalang pamamahinga, muling binalikan ni Noel, Ninyong at Wawi ang kanilang hilig, ang musika. Inilabas ng Shackle ang kanilang pangalawang album na pinamagatang Rekta noong taong 1998. Muli, namayagpag na naman ang kanilang pangalan. Ngunit, tila kasabay nito ang sunod-sunod na dagok sa buhay nila. Ma, dami ko pa sa lubong. Ma? 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 Ma, ano problema, ma? Ako pa mo. Tatawagan sana kita pero ayaw niyong pumayag. Makagulo pa daw ng concert mo. Hihintayin ka na lang daw niyang dumating. Tay? 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 Hindi na po ako alis, Tay. Dito lang ako. Anak, yan ang mga suit ko yung binigay mong polo. Bagay ba? Bagay, Tay. Tsaka nagpagupit na rin ako. Guwapo ng tatay mo, no? Guwapo, Tay. Kaso anak, baka hindi na ako makasama sa concert mo. Masyado na akong pagod, anak. Tay, huwag na ako kayo magsalita. Makasama sa inyo. Tama na. Huwag ka umiyak. Hindi bagay sa lalaki yan. Di ba? Apo. Huwag mo na lang pabayaan ang kapatid mo. Pag-aralin mo siya. Ang nanay mo. Alagaan mo. Tala, alagaan ko po sila, Tay. Alam ko naman, anak. Kaya kampante ako na alis. Dahil nandiyan ka. Alam mo, kahit minsan,
di ko nasabi sa'yo ito. Mahal na mahal. Prado ko sa'yo, anak. Tayo, mahal din kita, tayo. Kwento ng grupong Shackle mula sa kanilang dahang-dahang pag-akyat sa kasikatan hanggang sa makamit nila ang inaasam na tagumpay. Nakita natin kung paano nila binuno ang bawat pagsubok sa kanilang pamilya at buhay pag-ibig. At kung paano nila ginamit ang mga karanasang ito sa paglikha ng mga kantang naging malapit sa puso ng masa. Umabot pa sa puntong muntik na silang magkawatak-watak. Ngunit sa bandang huli, ang likas na hilig nila sa musika ang siya rin naging instrumento upang muli silang mabuo. Miss, may bago kayo? Ito po, sir. Tingin. Noel? Nancy. Ako nga. My God, it's nice to see you again. May asawa ka na? Actually, wala eh. Iniwan ako ng boyfriend kong doktor nung nalaman niyang buntis ako. Kaya ito, mag-isa na lang ako. Ikaw, gusto mo kain tayo? Kwentuhan tayo. Ano kasi? Honey, how are you? Hello. Anong problema? Wala, wala. Nancy, si Ye. Ye, si Nancy. Hi. Si Ye pala asawa ko. Nice to meet you. Friend mo? Friend. Okay. Kain na? Alika. Bakit buto? Let's go. Sige. Miss, babalikan ko na lang yan. Parang tumama sa loto at nakajakpat sa bingo. Parang kay rami kong pera kapag ikaw ang kasama. Parang wala ng pollution, ang traffic nagkasolusyon. Parang presko maginawa kapag ikaw ang kasama. Kapag ikaw ang kasama, ang paligid ko'y ibang-iba. Kapag ikaw ang kasama, ulyanin na sa problema. Ha! Ano ba? Ito ang pangako ko sa'yo. Ha? Ito ang pangako ko sa'yo. Atin to?
ating tuma. Ngayon, hindi na isang hakbang ang papunta sa kusina, hindi na isang hakbang ang papunta sa kwarto. Ngayon, maraming hakbang na. May hagdaanan na tayo, may. Ayos tayo, ha? Ano tayo? Ha? Ayos, ha? Bahay natin to. Atin to. Hindi na nila tayo pwedeng tabuhin ngayon. Salamat, anak. Salamat, anak. Hindi, pare. Bilip talaga ako sa grupo niyo. Bakit naman, Tol? Kasi, pare, kahit sikat na kayo, dito pa rin kayo nagiinuman. Buo pa rin tayo. Hindi kayo nawawala. Pare, ba't naman kasi kami mawawala? Dito nga kami nag-umpisa sa kantong to. Tama, pare, malaki ang utang na loob namin dito sa kantong to. Tama. At saka alam nyo, lahat pwede magbago. Pero kami, hindi magbabago magpakailanman. Kampay tayo dyan. Kampay! Dago na! Unang tanong ko sa inyo, bakit shakol? Ano ba yung shakol? Bakit shakol ang tawag niyo sa sarili niyo? Noel, sagutin mo. Bali po yung shakol, nabuo po yung sa barkada namin sa Paranaque. Oh. Bali, barkada ko po. Oh, sige. Hindi ko pa po kilala silang dalawa. Oh, sige. Yun po yung gamit namin dahil shakol daw yung mga magugulo kami sa mga kulit. Ibig mo sabihin, binuulang niyo yung pangalan, hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi Kapampangan, hindi ano salitang yan. Kanto po sa salitang kanto. At ang ibig sabihin no, ng shakol? Para makwela, makukulit, magugulo, gano'n. Parang sa mga tawag sa grupo, grupo nila, gano'n. Kaya po nung nakilala ko po sila, sabi ko sa kanila, yun na lang gamitin natin. Sa dinami-dami ng mga kanta, alin dyan ang paborito mo? Yung unang-una po, yung Lakas Tama. Lakas Tama? Bakit yun ang iyong paborito? Gusto ko yung pagka-areglo niya, saka yung sa meaning niya. Doon kami na nakilala. Kayo ba may pakialam sa mga ano sulat ng kanta? Nakakapag-contribute din kayo ng mga ideas ninyo sa mga iba-ibang kanta? Halos pares lang po kami ng ideas. Ako lang po yung nagsulat kasi ako lang po yung may ballpen. Yan ba mga suot niyong ganyan? Yan ba ano parte ng pagiging shakol? Attitude, ganun. Attitude! Pero pag nag-perform kayo, ganyan din itsura niyo? The same as it was. Kung pag-iisipan niyang kwento, inilahad ninyo sa magpakailanman, ano kaya yung inspirasyon o aral na mapupulot ng mga kabataang naging televiewer natin o nakapanood ng inyong kwento? Mahalin nila yung ginagawa nila lang para umulad. Tapos, kailangan may tiyaga saka understanding. Noel, ikaw yung naman. Po yung, kung ano yung hilig po nila, alam nilang gustong gusto nila. Alam lang nila, diretso lang nila. Siguro, makukuha rin nila yun. What about you, Wawi? Basta maniwala lang po sa sarili nila. Ikaw ba, meron ka pang gustong maabot? Individually or sa grupo ninyo? Individually po siguro. Bonding namin ng father ko. Yung ba ibig sabihin, nangangulugan ba yun na mahal mo ang ama mo? Oh, mahal na mahal ko po yun. We wish you good luck ha in all your endeavors at saka sana nga ma-attain ninyo ang inaasam-asam pa ninyo sa buhay individually and as a group at maraming salamat na pinagturutan nyo. Maraming salamat din po. Kami rin po, nagpapasalamat kami sa lahat ng taong tumulong sa amin. Lalo sa ngayon, sa GMA. Papasalamat din kami na nabigyan kami ng chance na may share yung buhay namin dito sa Magpakailanman. Okay, ikaw? Thank you po sa GMA. Aha, okay. You're welcome. Sa Magpakailanman at sa'yo po, Ate Mel. Thank you po. Gusto ko yun, Ate Mel. Sige, salamat. Thank you very much. Thank you. Thank you. Maraming sakripisyo ang pinagdaanan ng grupong Shakol bago nila narating ang kasikatan. Dumanas man sila ng hirap at pang-aalipusta, napatunayan nila na lakas ng loob, pagsusumikap at tiwala sa sarili ang mag-aangat sa kanila tungo sa ganap na katuparan ng kanilang mga pangarap. At ngayon, kahit paano'y inaani na nila ang matatamis na bunga ng kanilang tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.